12. Hey mga pops, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po, magkakabit po tayo ng voltmeter sa Radar 150 natin. Para malaman naman natin yung ano niya, yung boltahe ng mga ano, yung mga baterya natin. So ito yung kailangan natin. 190 lang yung bili ng customer ko dito. So ayan, yan lang yung i-clip natin mga pups. Yan lang yung i-clip natin. Pagkatapos dapat may cable tie tayo para makabit natin yung voltmeter natin. So ayan, kakabit na natin mga pups. So sabi ng customer na dito na lang daw ilagay, dito na side. So ang gawin natin, ikakabit muna natin yung voltmeter pagkatapos yung wire niya. So ayan. So yan yung cable tie natin mga pups. Pinasok lang natin dyan sa ano niya. Kayo na bahala kung saan nyo ilalagay. Sabi kasi ng customer ko dito, dito na lang daw ilagay yung voltmeter niya. Yan. Ito kasi yung klaseng voltmeter na to, walang ano, walang lalagyan. So ayan mga pups no, nalagay na natin yung voltmeter natin. So ayan. So next natin mag-trouble yung sa wiring niya. Black at saka red lang yan. Pag meaning ng black at saka red na wire, yung red na wire, yun yung positive connection natin. At yung black, yun yung negative connection natin. So, ang gagawin natin, hahanap tayo ng isang positive connection at pagkatapos yung negative connection natin, okay lang na sa body ground natin siya idikit. Tanggalin muna natin tong head niya dito. Ayan. Pagkatapos silahin niya lang. So, dito tayo maglalagay sa ano niya, pops. Sa accessory niya. Dito sa wire papunta sa susian, dyan tayo maglalagay. So yan, ipasok lang natin yung ano niya, yung wire niya sa voltmeter natin. Yan lang yung gawin ninyo mga pups. Mas maganda naman talaga 'di ba pag may voltmeter tayo, kasi malalaman natin kung ilan na ba yung voltage ng mga battery natin. Pag ang capacity ng battery natin is yung standard na current na binibigay niya is ano, 12 volts. Pag magbaba siya ng mga 9.7 ganyan, yung voltmeter natin automatic yan na mag-blink. So ayan, balatan lang natin yung kulay black at saka red na wire natin para makabit na natin dun sa ano natin, sa accessory natin na wire. Yeah.
Ayan, balatan lang natin yan. So yan, okay na yan. Ito yung gawin natin, dito tayo pumunta mga paps ha, yung dalawang wire galing sa susian natin na wire. Diyan tayo magkakabit. Sa kulay orange na wire tayo magkabit. Dito mga paps. Gawin natin, ipasok natin yan sa loob. Kasi pag yung sa red kasi, at kahit hindi tayo naguan ng susi natin, under at under pa rin yung voltmeter natin kasi may ano na siya eh, may kurente na pumasok dyan. So dapat talaga dito tayo magkabit sa color orange na wire yan. Pagkatapos ibalik niyo yung socket na ganyan, ganyan lang yung pagkabit mga pops. Pagkatapos dito na lang ako magkakabit sa body ground niya. Pwede rin naman sa socket tayo magkabit dyan. Pero may nakakabit na kasi dyan na hazard. So dito na lang ako magkabit sa body ground niya. Pagkatapos lalagyan lang natin siya ng electrical tape. Yan. Dyan ko na lang yan. Dyan ko na lang siya inilagay. Ayan. Mas maganda yung kulay na voltmeter is yung green. Kasi ano siya eh, attractive siya sa gabi. Ang kulay ng voltmeter na yan is itong kinabit natin is color white. Okay rin naman siya pero hindi siya gaano mapapansin pag maliwanag. Mapapansin lang talaga siya pag gabi. Dagdag pugi points din kasi ito sa mga motor natin eh. So ayan mga paps. Ganyan lang yung paglagay, di ba? Ang dali-dali lang. Katapos no, balat ibalot natin yan ng electrical tape yung sano natin yung socket papuntang susian, yung sakit na yan. So yan, okay na mga paps, diba? Fix na lahat. So gawin na lang natin, ibalik na lang natin tong head niya. Patapos natin tong mabalik, ito try natin kung gumaan na ba yung ano natin, voltmeter. So, ayan. Shout out lang pala sa may-ari nito kasi pinayagan niya akong mag-vlog sa motor niya. Kalimutan ko yung pangalan niya. Sa baba. So yan mga paps, itry natin on natin yung susi yan. So makikita nyo yung voltmeter natin mga paps, diba ang ganda tignan. So ayan, di ba? So yung kurente ng baterya natin is yan, 12.8. Yan yung regular na ano niya,
full tayo ng battery natin. So try natin paanda rin, aabot din siya ng mga 14, kasi umandar na yung makina natin eh. So 13 din yan pag mag-accelerate pa rin tayo.